O-R-C-R. Ang pinakahinihintay na dokumento ng mga bumili ng branyong motor tulad ko dito sa Rusi na excited na mag-banking-banking tulad nito sa Marilaki o saan man. Pero di ganun kadali yun. Asa ka pa? Wala ka ng ibang magagawa pa kundi maghintay at maghintay. Yung tipong kala mo kaya mo pa maghintay pero gusto mo na sakalin yung dealer dahil wala pa rin yung ORCR mo. Sobrang sabi ka na mag-banking-banking tulad nito. Nararamdaman mo na yung hangin sa mukha mo, ready na yung mga gamit mo, helmet mo, ready ka na mag-look man, no hands. Pero di ka pa rin makapag-ride at ang magagawa mo lang ay mag-selfie na may peace sign. Kaya kung ako sa inyo na naghintay ng 1-2 buwan, dapat may gawin na kayo action. Nung na-receive ko ang text na meron na akong ORCR, para akong inoriente na gusto ko agad puntahan, gusto kong tumakbo. Na nakalimutan ko yung motor ko. Na nagtampo. Ayan, kala mo may buhay. But umalis mag-isa. San ka pupunta? San na yun? Hanapin ko pa tuloy siya. Buti na lang, nandito lang sa street namin. Naghintay muna ako mga ilang linggo bago ko kinulit si Rusi branch kung saan ako kumuha. Wait lang daw. Tapos nun, tumawag ako sa Rusi main kahit pumirma ako sa papel na recycled gaya nito na 3 to 4 months daw yung ORCR pero di naman dapat ganun katagal. Sabi sa LTO at DTI. Kinulit ko sila, nag-reply naman. Pero delayed pa rin. Sabi, unang tawag ko 1 week pa daw muna. Then next week ulit. Hanggang sa di na ako makapag-intay, tumigil ang mundo ko sa pagmumotor. Nag-email na ako. Kinompose ko lang to, kinopya ko sa iba. Yan. Post nyo na lang. Tapos dito ko sinend sa mga email address na to. Pagkatapos ko isend yan, andar na ulit ang pagpo-proseso nila. So, nag-reply yon si Rusi Main. Tinanong yung pangalan ko, motor number, chassis number, kailan ko kinuha, March 16. Then, mga ilang araw lang pagkatapos nun, yun na nga, nag-text na yung Rusi branch na kinuhaan ko na meron na daw ako, ORCR. So, pinrint ko lang kasi pag bumiyahe ka ng walang ORCR at permit to travel lang at LTO ang na-checkpoint sa'yo, yun yung impound na 10,000 to 12,000 yata. Yun lang alam ko, pero pag police MMDA, okay lang yun. Baliwala. Bago tayo mag-change topic, gusto ko sana mag-shoutout kay Ivan Malasan, kay Head Plug FX, kay Big Rider 1822, shoutout sa inyo, kina Mr. R666, meron pa sila ito, Motor Brother PH, Paul G, tsaka John Eric Nyeras, si Joper Bugtay, Popo Magsaho, Justin TV, Jello Rabago, at si MTJ Lucero. Shoutout sa inyo guys. Habang iniintay ko yung ORCR ko, na experience ko tong problemang to sa ignition, ganito nangyayari. Namamatay. Kill switch. Nag-on. Tapos nawala ang ilaw. So, ang
common issues to sa Rusi Classic 250 na sa pinned post ng group page. So sinunod ko lang siya. Ayan, nagloloko. Naka-off na yan, pero umiilaw. Tingnan natin kung magagawa natin. Ayan, ganyan itsura niya kahit in-off, pero naka-on na. Gulo, no? Sana makatulong to. May dalawang Allen bolt, Allen wrench. Kailangan ito sa may lalim. Ginawa ko, tinanggal ko muna yung dalawang tornilyo ng headlight para maluwag. Gumamit ako ng Y wrench, tawag din. Sukat 8, 9, 10. GC yata yung ginamit ko dyan. So tinanggal ko lang. Ingatan nyo lang yung headlight, baka malaglag. Gamit ulit ako ng Allen wrench. Dinukot ko lang, may iba mang paraan para makuha yung ignition assembly. Ito lang yung nagawa ko. Kung meron kayo ibang way, pwede naman. Medyo masikip lang, tsagayin nyo lang yung ikot, daming wire. Hindi ko na maluwagan pa. Hindi ko na alam baka hindi ko maibalik yung ibang parts pag nagtanggal pa ako. So ito, tanggal na yung Allen wrench, ay Allen bolt. Nugot ko na yung ignition. Ito yung itsura niya. May dalawang tornilyo pa yon. Tanggalin nyo lang. Pero hawakan nyo kasi may tumatalsik na spring tsaka bulitas dyan. Baka mawala nyo, lalo kang tatagal pagtrabaho nyo dito. Yan. Yan na yung contact point. Daan-daan kong tinanggal yung hawak kong yun kasi nandun yung spring tsaka bulitas. Yan, kinakapa ako kung nasan. Ulit, ito yung dalawang tornilyo. So pag hugot mo, lalabas yung mga contact point. Yan, parang platong yan sa lock yan ng manibela. Itong nakikita nyo, nandyan yung spring at bearing na bulitas, parang ganun. Yan, contact point, lihahin nyo lang kasi yung iba may parang lumot. Liha ko 1,000 yung kinis. Basta 1,000 yan. Lihahin nyo lang pero huwag upo din. Ito pwede nyo tanggalin, pero pwede nyo rin dukutin ng lihang ganyan. Pag tumalsik tong mga to, hirap hanapin. Para maikabit nyo ulit, gamit kayong grasa para kumapit. Hindi tumalsik. Dito ilalagay yung spring. Grasa na lang yung pang dikit nyo. Dun sa bilog na yun. Pero bago nyo gawin yung ignition switch assembly o kung ano man tawag dun, check nyo muna yung wirings pag ayaw mag-start. Battery, itong negative wiring, lumuluwag kasi yan. Malay nyo, nandyan lang. Hindi nyo na kailangan magtanggal pa ng ignition. So subukan natin. On, milaw, kill switch on, start. Yohan, mandar na.
Yun lang, sinundan ko lang yung group page kung paano kalikutin. Sana nakatulong sa inyo sa mga nagkakaproblema dito. Next time ulit, pag may nasira, destroy it yourself ulit. Salamat mga ka-under!